Good morning guys and welcome back to my channel, Jorey Car DIY TV. So if you like the video, please don't forget to like and subscribe na din para updated kayo sa ating mga bagong uploads. So for today guys, ang sishare ko naman sa inyo is kung paan magpalit ng radiator fan motor. So yun, kasi usually pag nag-overheat ang sasakyan mo, number one ang check ko talaga, radiator cap and radiator fan. Yan yung pinaka basic muna. So ito kasi medyo humi-stop ta siya. Pag kinatok mo, lumalakas. So naka ilang repair na kasi ako niyan. So papalitan ko na siya mismo. Tapos ito pong unit natin is Avanza 1.3J 2011. So ito ay Gen 1. So kung owner ka ng Gen 1, maswerte ka kasi sundan mo lang to. Pero usually yung process na to is same lang naman sa lahat ng unit. Magkakaiba lang siya ng kung paano mo siya tatanggalin, pero yung pagpapalit niyan, basic lang yun. Tapos ito yung binili ko guys. Yan. Replacement. Pero denso. Yan. Denso yan. Sa Banawi ko ito binili. So, kaya guys, pag bumili kayo sa Banawi, huwag kayong bili agad ng bili. Mag-ikot kayo sa Banawi. Kasi katulad nito, una kong tanong, 3-2. Lumipat ako sa ibang store. Tapos, ang original kasi 8-5. Yung original na radiator fan talaga ng Avanza. So, syempre, naganap tayo ng replacement. Lalo na kasi tax ito. So, nakabili ako 2-3 lang. Yung, nakita mo yung range ng difference ng ano nila, ng price, malaki. Kaya kailangan pag bumili ka sa Banawi, mag-ikot ka. Pero kung gusto mo ka ng original, yung Toyorama, mga original talaga tinda nila ron. So ito 2-3 lang, yan, denso. Nandito rin naman yung part number kung gusto makita, yan. Ilalagay ko rin sa description para kung sakaling gusto nyo mag-bumili sa Lazada. At least, kahit yung part number lang ang ilagay ninyo. Tapos ito para, ituturo ko na lang kung aling mga alisin para mabilis tayo, para hindi na ako explain. So ito naman, halos ganito lahat ng model ng sasakyan. Usually, ang tatanggal kasi natin dyan, itong radiator fan housing. So pag tinanggal mo yan, ito lang naman kung ano yung mga nakakapit sa kanya. Walang lock sa ibabaw, sa ilalim yan. Ano lang yung nakasalpak lang sa ilalim yan. May butas yan sa ilalim, may guide. Ang kukunin, tatanggalin mo dyan na sa ibabaw. So ito para sa Avanza, ito, 2 bolt, 10mm. Dalawa lang yan, 10mm sa dalawa. And then itong radiator, upper radiator hose. So may mababawas na konting kulang dyan. So kung may kasama ka, pahawak mo na lang para hindi siya umaagas. Pero kung wala kang kasama, aagas kasi yan. So ang gagawin mo, talian mo na lang to. Tali mo siya dito. Tapos itong hose na to, para maluwag. Yan. Ito naman yan, itong bolt na to, tsaka tululuwagan mo lang siya. After nun, tatagalin mo na yan. Iangatan natin yan. Napakadali lang yan. So, yun. Mag-umpisa na tayo. So ito guys, pag magpapalit kayo, ang kailangan nyo dyan, 10mm at saka 8mm para dun sa kanyang, yung sa blade mismo, yung pang lock niya sa blade. Yun lang yun. Nasa yan, natanggal na siya. Tapos yung papalak, yung socket sa ibaba, sa ilalim, tatanggalin nyo yun. Pero ipagangat na natin tanggalin para mas madali. Ayun, tapos mag-ready kayo ng palit para hindi maubos yung kulang. So ito naman, ipitin mo lang to, tapos layo. Ingat lang kayo kasi baka mapitikan yung kamay nyo. Sakit yan. Kahit may nakapasok ko dito to yung cable niya, iyanap ko lang naman to. Ilang kami tatanggalin dyan, iyanap mo lang yun. Alis mo lang siya doon sa hard guide. Tapos, angat mo lang to. So yun lang guys, ganun lang siya katanggal. Tapos, yun, tatanggal yun na tong socket. Lalo sa mga bagong model naman, napakadali lang tatanggal. So, ayun guys. So, yun, ganun lang siya kadali. Tapos, palita rin mo, para makita niyo yung fan. So ito guys, 8mm ang gagamitin nyo rito. Kung may sakit kayo, mas maganda, pero kung wala, pwede naman wrench ang gagamitin nyo dyan. Yung ordinary. Tapos pigilan nyo lang, hawakan nyo lang yung blade. Tapos pihit. Pa, counterclockwise. Tsaka screwdriver pala. Kailangan yung screwdriver. Yan, tapos angat nyo lang to.
kinalawang na kasi. Yun. Pagka matigas, pupukin nyo lang itong, hangat hawakan nyo ito, tapos pupukin nyo itong pinaka-ano niya. Ito, yung pinaka-lock niya. Hindi yan. So, ayun guys, natanggalan natin yung luma natin motor. So, papalitan natin yung bago. So, ito naman, din naman magkakamali nito kasi, yan, pag tinignan nyo sa likod yan, may tatlong butas yan. Plus, may guide yan, kung nasaan yung may uka, ito, doon yung ilalagay yung may sakit. Yan. So, bali, kaya magiging lagay niyan ganyan. Yan. So, babalik na natin siya. Palitan pala natin. Tapos, ang tip doon, kapag ka binalik nyo to, huwag nyo muna higpitan. Hintayin nyo muna makabit lahat ng bolt bago nyo higpitan. Kasi, minsan din sumasakto yung bolt. Kaya kailangan, hintayin nyo munang magkabit lahat. Pag nakabit na lahat, saka nyo higpitan. Tapos, siguradin nyo nasa gitna yung fan. Ay, yung motor. Kaya kailangan, huwag nyo muna higpitan. At least, ano lang muna. Maikabit nyo lang muna yung mga bolt. Natin siya. So, igita lang natin yung motor bago natin higitan ng todo. So, yan. Gita na siya. Kaya, pwede na. Gita na natin. Kasi pag hindi nyo ginit na yan, baka mamaya yung blade sumabit dito. Sumabit sa housing. Kaya kailangan nakagitna siya. Tapos, kunin nyo yung syempre yung blade. May ano naman yan, may guide ko ano yung tsura. Salfit nyo lang yan. Pag kaya pumasok, balik na rin. Tapos yung bolt nya, bali 8mm to guys. 8mm lang gagamitin nyo dyan. Yan. O socket o kaya yung merong T-wrench na nabibili, mas ma-okay yun. Kasi pwede pang malalim. So yun, pagdigpitan nyo naman, hawakan nyo lang yung blade sa katawan para hindi babali. So yun guys, ganoon lang siya. Tapos babalik na natin yung sakit. Ayun, push lang naman yun. Yan. So yun guys, after natin makabit. So ibabalik na natin yan. Tapos pakita ko lang sa inyo. So may guide dyan sa ilalim. Itong dalawa. Ayan, isa, dalawa. Tapos para doon yan. Ayun o. Pag tinanong sa baba, ayun, may butas. Isa, one, tsaka two. Tapos ito yung drain plug ng ating radiator. So, dyan nyo ipapasok yan. Tapos ito may bracket sa likod. Ito. Ano nyo lang ito, ipapatong nyo lang naman ito. So, ganun lang yan. So, ibabalik na natin siya para makita nyo mismo. Although, basic lang naman siya guys. Para matest din natin. Sabihin ko na yung luma ng motor. Ayaw naman doon. Kalamaan doon. Manipis na yung carbon brush. Tapos kapalit. Maraming beses ko na rin napalitan. Pero, ganun pa rin. So, yun lang. Ganun lang yun guys. Sasalpak nyo lang doon, tapat nyo lang yung butas, tapos yan na okay na. Tapos kabit yung wire. Tapos balik natin yung kanyang bolt. So yun. Tapos balik na natin yung radiator hose. Yun, ingatan nyo lang to, na hindi maipit yung kamay nyo kasi medyo matigas. Balik natin itong kanyang air cleaner ay ano intake. So yun guys, okay na. Ipetest natin siya kasi importante doon para malaman natin kung tama yung buga, kasi dapat yung buga ng fan papunta sa makina. Minsan kasi lalo na doon sa mga lumang unit, yung mga naputol-putol na yung wire at mga pinalitan na ng mga replacement na parts, usually pinuputulan na siya ng wire. Kasi baka may pagpalit nyo, palabas pala, papuntang radiator yung buga ng fan, mag-overheat yung sasakyan nyo nyan. Kaya itetest natin siya, make sure na papunta rito. Tapos if ever naman na, yun nga, baliktad siya, papunta sa radiator yung hangin, ang gagawin nyo lang doon, pagpapalitin nyo lang yung wire. So ngayon itetest na natin siya, para malaman natin. Hi guys, pagkalinan nyo ayun mo ganyan. Kapunta siya ng makina, so sabihin tama yung radiator pa natin.
So yun guys, ganun lang kadali magpalit ng radiator fan motor o kaya ng radiator blade, ay radiator fan blade, ganun lang kadali siya, simple lang. So sundin nyo lang yung instruction. Actually, ito kasi Avanza 1.3J 2012 Gen 1. Pero usually sa lahat naman ng sasakyan, except sa mechanical, syempre ibang style yun kasi mechanical nakakabit sa belt yun eh. Basta ganito na siya. Pare-pares lang yan. Pare-pares lang usually ang procedure. Kaya sundin nyo lang para at least kung halimbawa na sirang ito sa malayo ang lugar nyo, syempre maghahanap kayo ng mekaniko. At least kayo na mismo kaya nyong gumawa. Bukod sa nakatipid kayo, natuto pa kayo. Plus yun, tandaan nyo yung buga dapat papuntang makina. Importante yan kasi oras na hindi nyo napansin yan, napapabaligtad pala ang buga. Mag-overheat ang makina nyo yan. Kasi mangyayari, higupin niya init ang makina papunta sa radiator. Eh diba dapat nga malamig yun kaya nag-overheat. Pero usually sa ano nangyayari yun kapag ginalaw na yung wiring. Pero kung wala namang ginalaw sa wiring, wala yun, sakto na yun, sakit lang. Pero syempre, for safety purposes, kailangan itest natin pabuga dito. So yun lang guys, maraming salamat and I hope may natutunan kayo. And please don't forget to like the video, subscribe and hit the notification bell para updated kayo. Kasi marami pa po tayong isi-share para matuto kayo mag-DIY or mag-inspect. So yun lang guys, maraming salamat and God bless.